Hello everyone, welcome kayo dito sa ating pinuntahan na lugar, Versailles. You know? So ito ay nanggaling kami sa Paris at kami pumunta rito sa Versailles. So narito yung information ng lugar na ito, no, na nabanggit ng aming tour guide na nung mga panahon na ang mga friends ay umalis sa Paris, dito sila nagpunta sa, no, sa Versailles at dito nila ipinagpatuloy yung gobyerno nila, no? So yan, narito ang mga ilan sa mga ano, mga highlights na ano, at babasahin natin yung isa sa mga highlights na nakalagay dito na ang sinabi ay ito, babasahin ko yung English na ano na nakalagay dito sa ano, sa sign na ito ay simbolo ng absolute monarchy and the Senate of the Classical Arts in France. Itong Versailles. So, ito rin na yung home of the court and the seat of the government, no? Mula noong 6th century hanggang May of 1682 to the 6th of October of 1789. No? Yan po pala ang kasaysayan niya. So, noong panahong 1677, noong panahon ni Louis XIV, ay ginawa niya itong, ano, na nag-decision siya na gawin itong Versailles na kanyang principal residence. At inandid niya itong, kumuha siya ng dalawang mahusay na arkitekto. Ang pangalan nung kanyang dalawang arkitektong tao ay si Louis Le Bois and Jules Hardouin Mansart. At ganun din ay makikita natin na ganun din kumuha rin siya ng garden designer. Yung pangalan niya si Andre Lanorte. No? So the task of creating a palace and an estate with a city to match them in splendor. So itong haring ito, si Louis, no, the 14th, ay kumuha siya ng mga tao para mag-asikaso dito sa bagong lugar na kanyang titirhan at gagawin niyang temporary residence ng kanyang power. So ganun din ay dito rin din niya dinala yung mga taong may kaya sa buhay, no? At sabi nga eh, nung binanggit nung aming tour guide ay 30,000 na mga friends ang umalis sa Paris para manirahan dito, no? Kaya yan ang isa sa mga makikita natin dito sa Versailles, no? At ngayon ito yung iniwanan nila, no? Sa panahon natin ngayon, itong Versailles ay prototype for town planning was later adopted in Washington, no, in US. Karlsruhe and St. Petersburg birds in Russia. So itong St. Louis Quarter is one of the most beautiful grouping of this 17th century town buildings in France, you know. At the cathedral and the Carré St. Louis and the apartment building and the private mansions are all the reminders of the latest urban developments of the eve of the revolution. Kaya ngayong araw na ito ay July 14 ay National France Day. Sila ay nagse-celebrate ng kanilang Revolution Day or Independence Day or something like that, you know. At kaya Linggo ay kanina nakita natin yung mga plane na nagbuga ng red, white and blue na usok na simbolo ng kanilang flag, you know. So, ang Notre Dame Quarter is a reflection of 17th and 18th century na ang pangalan ng French architect niya ay yung nagdesenyo niya, no, yung French architect, the Church of Notre Dame, you know, Paris Church of the French Kings. Diyan sila nagpupunta at diyan sila nagsisimba, no? So ganun din na ito rin ay dating hospital, no, na hospital ng mga royals, dati nilang market hall. At constructed during the reign of Napoleon III on the site of a market that is still had there, you know? So nandun pa rin. Kasi makikita nyo dito, no, lalapitan natin. Nandito ako sa location na ito. Yan, nandito ako, no?
So, nasa nyo? Ayan. Ngayon, pumasok kami dito sa pinto ng ano, ng palasyo ito eh, kung tawagin dito eh. Ngayon, dito, walang entrance fee. So, yung grupo namin, dito kami nagkita, sabi nga, at yung mga ibang gustong pumasok sa loob, ay magbabayad ng entrance para pumasok dito sa loob na ito. Makikita nyo yung red, you know? Yan. So, yan ang babayaran nila para makita yung yung mga lugar na yan doon sa loob. So, maano rin eh, malayo din eh. Yan. Ayun, susundan natin yung kulay pula. Ngayon, pagkatapos nyan, then that's it. Balik na lang uli sila sa kanilang dating pinuntahan. Yan, balik sila doon sa dati. Kung saan sila pumasok, doon din sila lalabas. Yan, ano? So, makikita ninyo, yan ang pinaka drawings ng kanilang lugar dito sa Versailles, no? At ito ang isa sa mga sikat na lugar dito sa France, sapagkat ito yung masasabi nating lumang seat of government nila, no? So, pumunta tayo doon sa pinaka ano, pinaka loob-looban, no? At makita natin itong nasa paligid, no? At maganda naman ang panahon, hindi naman siya umuulan at pinagkalooban tayo ng magandang araw ngayon. So, narito tayo sa Versailles sa France at mga kasama ko ay kanya-kanya silang mga lakad at ako naman ay babalik dun sa bus na tagpuan namin. Mga 3:30 dapat nandoon na kami sa loob ng bus. So narito po, no, mga kaibigan at mga kapatid, no, at kung titignan mo eh, parang mga gold-plated yung mga decoration, no, ng na mga labas ng buildings, ano, kasi nga ito nga daw yung kanilang mga lumang sinaunang seat of government ng France, no, noong mga 16 to 17 centuries, no? So kaya dito sila nag-stay at nung sila ay nagsawa na sa lugar na ito, then bumalik na sila uli sa Paris, no? So yan, may mga kapatid at kaibigan ng ating ayan, green na, naghihintay lang tayo ng tamang kulay ng pagtawid, no? So yung ito nakikita ninyo na meron parang gold-plated, you know? Yan ay, yan ang kanilang pambungad na papasok sa loob. No? Yan ang parang tinatawag nilang welcoming area. Kaya napakalawak eh. Yung nakita ninyong picture kanina, yung information ng lugar, ay ito yun eh. Napakalawak yan. So ito pong parking lot na ito ay siyang tagpuan ng mga tourist na, no? Kaya nga sabi nga kanina nung tour guide namin ay maraming mga tao nagpupunta rito, million of people ang bumibisita dito. Araw-araw ay may nagpupunta rito. Kaya ang sabi nga eh, nung panahon na yun na nagkaroon na settlement dito ay 30,000 lang ang tumira dito sa lugar na ito. Kadalasan sa kanila may mga kaya sa buhay, mayayaman na mga Frances. At yung mga elite, kung tawagin yan, no? Mga royals. So, kaya pinili nila itong lugar na ito. Ayan, ang kagandahan dito at medyo malayo ng konti sa Paris. No? Kaya ngayon, ang ginawa na lang nila dito ay parang naging tourist attraction na lang at pinreserve nila yung area, no? So narito na kami, no? Nasa harapan na ako ng bus namin. At maghihintay na lang kami hanggang sa kami ay bumalik na sa Paris mamaya 3:30. So habang naghihintay ako ay kukunan natin yung palibot, no? Para hindi natin ma-miss yung lugar na ito. Yan. Maganda yung harapan niya, yun. Gold-plated yung mga harapan eh. No? Yan. So, yung aming bus, ayan, no? Itong Europomando, no? Yan ang aming bus.
yung number 5, you know, number 5 yan eh. Yan kami tumitingin sa number 5. So, kapag ka hindi mo tinandaan yung bus mo eh, magkakamali ka ng sakay eh. Ibang destinasyon yan, ano? Kita ninyo, ang dami ng bus dito eh, ano? Hanggang yan, ano? Yan, hanggang doon sa dulo yan eh. Kita ninyo, dami. Yan eh, kung saan-saan lugar nang galing, ano? Ito naman yung mga private na vehicle ito na nakikita natin. So mga kapatid, no, yan po ang ano, yan po ang highlights dito, no, sa Versailles. Ang tawagin nila. At dito ang pinaka parang tagpuan at pasukan. At saka hintayan, you know. So marami po kong mga nakita dito na mga iba-ibang lahi na nagtitinda ng mga souvenirs, ano? Usually mga itim. Ayan, no, kikita niyo yung kanilang mga yan, mga souvenir na yan, ano? Masyadong agresibo ang mga ilan sa kanila eh. Makukulit sila at walang magagawa eh, gustong kumita eh. Minsan agresibo sila. Pagka ayaw mong bumili, pipilitin ka, tahabulin ka nila mga. Sabi nga nung mga kakilala namin na sa tour na ito, pinayuhan kami na mag-ingat dito sa Paris kasi maraming mga mandurukot dito. Maraming mga pickpockets tsaka scammers. No? So, mas worse daw itong Paris kaysa sa Rome kung ikukumpara pagdating sa mga pickpockets, you know? Sa mga spammers, lolokohin ka talaga dito. Kaya, pag tayo ay naglalakbay, dapat maging matalino tayo sa ating mga magiging desisyon. Huwag tayo magiging kagad maniniwala sa mga taong lalapit sa atin tapos sasabihin ganito-ganito, ay huwag tayo kagad maniniwala. Ano? So, yan lamang po mga kaibigan at mga kapatid. Ano? At pagbalik ko na lang sa Toronto, saka na lang ako magagawa ng presentation, no, sa PowerPoint at ibabahagi natin sa lahat at pwede ninyong magamit sa inyong mga source of education kung meron kayong gustong sabihin tungkol sa lugar na ito ng Versailles at saka ng Paris. So ngayon ay mga pulis at saka ang mga authorities ay naghahanda na, ano, sa kanilang Olympic sa darating na July 27 kung doon nagkakamali. At 2 weeks pa o sabihin na natin 3 weeks bago pa magsimula ang kanilang ano, ang Olympic ay pinagandaan na nila talaga ng mahusay ang kanilang security. Ayan, mga kapatid, ako po yung magpapaalam na at sa muling pagkikita at welcome po kayo dito sa Versailles, France, ano, at pagpalain kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong mga gawain. See you then!